Magandang hapon po, Ma'am Candy. Good afternoon po. Okay. Ma'am, baka pwede niyo pong ikwento kay Attorney kung ano po ang nangyari, Ma'am. Kasi po, Attorney, ganito po, nag-inquire po siya sa bahay po namin. Tapos, nakausap niya po yung mother ko. Tinawag ako ng mother ko sa taas po. And then, pagbaba ko po, nagpakilala po siya na isa siyang police. At the same time, pastor po daw siya. Tapos, marami po siyang sinabi niya sa akin na may kakayahan daw siya na makapagbayad ng bahay at lote ko po. So, nagtiwala po ako sa kanya dahil nga po, ang alam ko nga po na kaya niya po. So, nung ang usapan po namin na sabi niya bibilhin niya, hindi niya po tinupad po yun. Kasi po, ang usapan po namin is yung ang 1 million is magda-down po, down payment po siya. So meron ng agreement, kasunduan na nangbentahan ng bahay at lupa. Actually po nangungusap muna po siya na magbabayad po daw siya ng 1 million for down payment po. Oh, kasi nagne-negotiate pa lang kayo. Opo, nagne-negotiate pa lang po kami. Tapos ang sabi niya yung 8 million ilo-loan daw niyo po. Tapos ang yung 1.5 hihiramin daw niya sa pinsan niya o sa kamag-anak niya po. So bale magkano yung total contract price natin dito? Bali ang ano po, ang nangyari po 10 million po. 10 million kasi pesos. Okay. Binibenta ko po siya ng 10.5 pero tinawaran niya po ako ng 10 million po. Okay. Tapos ngayon po so sabi niya sa akin by next week ibibigay niya daw sa akin yung 1 million. So, nag-antay po ako, dumating siya, ang hawak niya lang po is 100,000. Ngayon, nagulat ako. Sabi ko, kulang na kulang. Sabi ko, nasan yung 1 million? So, sabi niya, by after 2 weeks, sabi niya, ibibigay daw niya yung 1 million, antay lang daw niya ako. So, bumalik po siya, dala na naman po niya is 100,000. So, okay, sabi ko, bali 200,000 yung mabibigay na niya. Opo. Ngayon, ang sabi ko po sa kanya, kailan ka magbabayad? Sabi niya, antayin ko lang daw po yung loan within 3 months. Teka lang, maputol lang kita dyan, Ma'am Candy Lou. No? So, kasi na-mention mo na, na meron nang nangyayaring bayaran. Okay? Kahit hindi, sabi natin, may nangyayari ng bayaran, although hindi dun sa amount na inyong napagkasunduan. Opo. Okay? Instead na 1 million, tigwa 100,000 yung nabibigay ng ating police. Opo. Yung bumili. Dalawang beses lang po yung sir. Dalawang beses. Opo. Pero ang maputo lang ito, sandali ha. Ang tanong ko is, since meron nang nangyayaring bayaran, edi meron na kayong kasunduan na talagang ibebenta yung bahay at lupa. Opo, na nakikiusap nga po siya na siya nga daw po bibili. Bibilihin niya daw po at nag-promise nga po siya na may kakayahan po siyang magbayad ng 10 million. Meron na ba kayong written contract? Wala nga po eh. Ay, di pa kayo nagpirmahan? Wala pa. Pero nagbabayad na siya? Nagbayad lang po siya to receive my yung i-receive ko lang po yung binayad niya po. Ito po yung... Okay. Nandito po sa note po. Okay, okay. Tapos yung sumunod nga po na nung nag-promise siya sa akin uli, na sabi niya, antayin ko daw na within 3 months yung 8 million kasi nagpa-process na daw yung niya po, yung loan niya. So, nag-antay naman po ako. Then, nakiusap na naman siya, sabi niya, sabi niya sa akin, antay-antay ka lang, kasi tinawagan ko uli siya na after 3 months, sabi ko, nasa na yung promise mo, yung sabi niya naman niya sa akin, eto muna. So, nagulat po ako, nagbayad po siya ng parang 50,000 po. 50,000 pesos. Opo. Bali, magkano na total ang naibigay niya? Bali, 250,000 po. Out of 10 million. Opo. Tapos ngayon, ang ginagawa niya po, everything na tatanungin ko po siya sa loan, ang sinasabi niya sa akin, ante-antay lang. Tapos sabi niya sa akin, eto muna bayad ko. So, ano nangyayari? Every time magtatanong ako ng every 15 days po, sasabihin niya, eto muna bayad ko. Lagi pong gano'n, eto muna bayad ko, eto muna po kumbaga, bayad ko. Kumbaga, eto lang yung kaya kong ibigay muna. Parang gano'n. Hindi po. Sabi niya, eto muna po. Oh, gano'n po. Eto muna yung kaya kong ibigay po sa inyo. Eto muna po. Okay. Po. Puro promise po siya. Nasa linya na po natin si Police Staff Master Sergeant Edgardo Taguiam. Magandang hapon po, Sergeant Taguiam. Ma'am, pasensya na po, ma'am. May ongoing lang na existence. Yes po, go ahead. Opo, okay lang po, Sergeant. Apo. Nandito po kasi sa tanggapan ni Senator Raffy Tulfo si Ma'am Candy Salazar. Meron lang po sana katanungan si Attorney JV Bernardes. Yes po. Sir, Sarge, no? Hello, may nangyaring
bentahan ng lupa pero hindi raw kayo nakapagbayad ng husto. Anyway sir, baka po mas maganda sir na ano, ma-present ko po lahat po ng mga documents ko po para ma-check nyo naman po yung sa site ko po para please mas malinaw po sir na ano, para naman maliwanagan po. Pero with regards po dyan sir, willing po talaga naman kami na kasama po yung aking mga in-laws kasi kasama ko po sila dun sa bahay sa kapamilya ko po. So, inaayos naman po namin yung obligasyon namin. Yung as agreed po naman po, meron within 5 years po yan yung usapan po namin. Pero since ang may mga reasons siya na kailangan niya daw po na ano, yung pera, kailangan nila ng lumipat dahil may problema sila sa pamilya nila. So, ginagawan ko naman po sir ng paraan. So, from now, gusto ko nga po na, ano, sir, na makausap siya kasi anyway, galing na rin po kami sa barangay. Hindi naman po sa pumapayag before, ang ini-insist na po na insist, lumayas na po kami doon eh, which is, hindi naman po yung pwede sir dahil may agreement naman po kami na first day po. Pero with regards po sa ano, sa ngayon po, may mga, awan ng Diyos po, may mga kausap na po ako na willing na tumulong po sa akin. Kaya kung makipag-usap lang po, sana siya ng maayos at mag-alag siya ng time, hindi na po namin tatapusin yung 5 years po. So the soonest possible na ano po, eto, Sarge, naririnig ka po ni Ma'am Candy Lou. Ma'am Candy Lou, sige, yes, anong gusto mong sabihin ngayon dito kay Sarge doon sa narinig mo na mababayaran naman daw within the 5 years na napag-usapan ninyo? Wala po kaming usapan na 5 years po. Hindi ko na po tinatanggap po yung mga bayad niya po kasi nga po ayoko na po talaga kasi nagkaroon na po ako parang napopobia na po ako na sinasabi niya na antay lang tapos bilang niya akong babayaran po ng 50, ano, kung magkano lang gusto niya po. Umabot po ako sa 2,500, may 2,000, may 1,000. Para bang ginawa niya pong hulugulugan yung bahay ko po na which is worth of 10 million po. Sarge, syempre sana maintindihan mo okay. Rin at si Ma'am Candy Lou, syempre umasa po siya no na meron kayong malaking down payment. Okay, kasi ang nangyayari parang kakaunti lang yung natatanggap mo, malaking property naman 'yan. Maraming ibang opportunity na meron sana sa kanya. Wala po ni sir, ano po, ito nga po yung 5 years po dahil nga po alam niyo po apektado talaga din yung pamilya ko dahil kung ma-remember nyo po sir yung Pangarap Village, nag-stay po kami for 20 years po doon, nailapit na rin po namin yung kay Sir Rafi noon. So ngayon po, binobuldozer na po yung Pangarap Village, 181-182. May bahay po ako, kami doon, kasama po yung mga in-laws ko. So gusto lang namin sir ng normal po na buhay. Kaya po namin inacquire yan. So inacquire po namin yan, hindi lang naman po kasi ako sir ang nag-design. Kasama po yung mga in-laws ko na pinagtulong-tulungan po namin yan. So ngayon po sir, kung kailangan niya talaga sir, ngayon po, kaya nakahanda naman po kami na makapag-usap, balikan po namin yung kung ano yung napag-usapan, pipilitin po namin na matapos itong taon po niyan sir. Sige, na po, babalikan po kita ha, Sarge. Ma'am, magkano na po ba yung due ni Sarge sa ngayon? Actually, yung binayad niya lang po is umabot po ng 1 year, yung 1 million na promise niya po ng 1 year and 4 months po. Yan po yung down payment. Ginawa niya po staggered payment po. Now, which is, ang usapan namin, isang bagsakan po yun. Kaya nagulat ako, ginawa niya staggered po. Hindi na po niya sinusunod yung usapan po namin. Hindi na po siya tumutupad. Pero sa ngayon po, no, mula nung kayo ay nagkaroon ng kasunduan, magkano na dapat yung natanggap niyo ngayon? Dapat po, nasa ano na po siya, actually, dapat bayad na siya, fully paid na dapat po siya. Kaya lang hindi siya nagbayad eh. Ang binayad lang niya, yung 1 million na down payment, ginawa pa niya yung staggered po. So dapat bayad na siya, hindi totoo yung 5 taon? Opo, hindi po. Wala po kami usapan po na 5 years po. Kasi ano po eh, bibilhin niya po. Kung purchase po, nag-promise po siya sa akin na bibilhin niya po. Hindi po hulug-hulugan. Ginawa niya pong alikansya yung bahay ko po. So, Sarge... Ayun eh, wala naman daw palang 5 years na usapan. Yes, sir, apo. Ito sir, technically po, wala kami talagang nagawa po na agreement wherein, sabi ko nga po sir, may, yun nga po din na na-overlook po dahil nagtiwala din both party, nagtiwala naman kami pareho. Pero, alam naman po, anyway,
galing na po kami sa barangay, so may lawyer na rin po ako. So sabi nga ng lawyer ko, kung talaga po may ano yan, so antayin na lang natin na mag-file siya ng case sa civil. Pero sa amin talaga siya, pwede ulan sa akin, kasama ko yung pamilya ko, saka yung mga in-laws ko, kasama ko mga seniors. Eh, gusto talaga namin tapusin na po yan, yung hindi na po namin abutin yung 5 years kung talagang kailangan yan. Kasi yan naman po nagsasabi na may problema doon sila sa bahay nila, na ganito, gusto na lang. Ano. Pero yung extent po siya na palalayasin daw po kami na wala na ganun-ganun na lang po na ano sir, kailangan naman siguro tumaan sa proper. Sir, ganito, sir, kailan mo mababayaran yung contract price ninyo? Pasensya na po, pero sa akin po, basta within this year po, pipilitin po namin na matapos po ma-indipin. Hindi, sir, nakikinig po si Senator Rafi. Kailangan niya po ng exact, kailangan niya po ng... Opo. Alam niyo naman yung kalagayan namin sa pangarap po. Kailangan, sir... Pinupodosan na po kami doon. Opo, sir, kailangan po natin ng exact date at kung ano po ang maipapangako or ano po yung masasabi niyo pong solusyon. Pipilitin po namin tapusin hanggang December ito po, ma'am, 2024 po. Ma'am, kausapin niyo po si... Kasi po, ano lang po dyan, ma'am. Sandali lang po, kasi lang po. Sarge, saglit lang po. May sasabihin po sa inyo si Ma'am Candy. Saglit lang po. Dahil po pinagbigyan ko na po siya ng 1 year. Pakausapin niyo siya. Sir, pinagbigyan ko na po kayo ng 1 year and 7 months. Ma'am, okay po, one minute and actually umabot na tayo ng 7 months eh. Pinipilit mo kasi yung 5 years na wala naman tayong usapan na 5 years. Kayo po ang nasusunod, hindi na po ako. Ang ginagawa nyo po is kung ano lang po yung gusto nyo ibayad, yun na lang po yung ibabayad nyo. Ang sa akin lang po, umalis na lang po kayo sa bahay ko at lote ko, yung pag-aari ko po, dahil hindi po kayo tumupad sa usapan po namin, sa usapan natin po. Kayo ngayon po, kung gusto ko lang po na ang sabi lang po, umalis na lang po kayo para wala na tayong... Pinipilit niyo ma'am na ano, mayroon naman po akong mga papel po na hawak. Anyway, binigyan na rin po kayo ng certificate po ng barangay. Pero sa amin po, kung hindi na po talaga tayo makaantay doon sa pag-usapan namin, pipilitin po namin tapusin itong December. Sir, kahit ipilit niyo po, ayoko na po. Gusto ko na po kayong umalis sa bahay ko po dahil na po ako mentally, emotionally distressed na po ako talaga. Pati yung pamilya ko, pati ganito. Especially ang ate ko, mami sige, ko at anak ko po. Maputol ko po kayo. Narinig naman natin si Sarge na talagang parang wala tayong makuhang definite po na timetable. No? Sisikapin lang nila within this year na sana mabayaran yung ilan, magkano? 10 million pesos. Pero it appears, no, I doubt, Shari, na mababayaran po yung 10 million pesos. At since na-mention... May I give you respect mo, sir. Ang usapan po kasi namin, yung 5 million po na maibigay po yung kalahati, approve po ako ng pag-ibig po at 5 million po yun yung ipapasok po namin. Asan po yun? Yung napag-usapan yung yun? Actually po sir, verbal po talaga kasi yun po yung... Hindi, sinasabi mo, meron kayong napag-usapan na 5 milyon. Asan yung 5 milyon na yun? Opo sir, actually sir, meron po akong sagot dun sa lawyer niya kasi nire-request po kami ng... Actually, mas maganda nga po talaga sir, makita niya yung mga documents na... Kasi ang ginagawa na po, para naman pong hinaharas naman na po tayo sir. Sir, no, pasensya na. Pero okay. yung term mo na hinaharas ka, well, number one, hindi nyo po bayad yung pinag-istayan po ninyo. Okay? Opo sir, opo, naintindihan ko naman po sir, may usapan. So, siyempre, itong nagbenta po sa inyo, it's not really a harassment. Gusto lang niyang i-demand kung yung nararapat na para sa kanya. Okay. Opo sir, opo, naintindihan ko sir, ganun naman po din sa amin sir. Actually sir. Sige, ganito. Meron pa po, ang ginawa niya pa po, sinabi niya po, hindi po siya na-approvean po sa banko, ang sabi pa niya sa akin na doblehin ko rin yung bayad niyang 1 million, gawin ko po daw 2 million.
ano po yun? Siya na po yung pinatira ko. Ako pa yung magbabayad sa kanya. Anong tawag po? Ano po yun? Ikaw daw magbabayad? Opo, bakit? Opo, bayan kasi pinapaalis ko daw po siya sa bahay kasi ngayon hindi na po siya nakapublahan sa bangko eh. Ah, dahil ayaw nilang umalis? Opo, ayaw okay. niya po umalis po. Sige. Eh, pinaalis ko na po. Kasi yun na lang po kabuhayan na bilang isang solo parent po, ma'am sir, no? Kasi hindi na ako makatulog, hindi na ako makaano eh. Kasi distress mentally, na ako, emotionally, physically. Okay. Ma'am, ganito po, naintindihan ko, no? So, sa ngayon, ayaw nyo nang ituloy yung bentahan. Ayaw ko na po. Gusto ko na po kasi wala rin. Wala rin tayong natatanggap. Opo. Oh, oh. Tinatatagal lang niya po eh. Opo. Ang kailangan po nating gawin dyan, no, is we can file a civil complaint. Okay? Opo. It's a civil complaint. Yun din yung na-mention kanina ni Sars, no? I think na-mention niya, sorry, di ba? Parang may lawyer na siya. So, he was duly tapos, advised. Attorney, paano ba yun, attorney? Kasi ang nangyayari po, wala po silang contract. Okay. So, ganito, paano no? po? Yeah, I understand. Wala kayong written contract. Kasi diba? Po, nagtibala po ako sa so, kanya. So, lahat po ng kasunduan ninyo ay verbal. Opo, okay. Verbal po. Pero since the both of you naman recognize na merong contract, okay, at meron din namang paunang bayad, kahit na hindi kompleto, it is a valid contract, Sharia. It yes, is a valid contract. Okay? Hindi nyo pwedeng sabihin na, di, wala naman kasing kasulatan. No. That contract is a valid contract. Okay, it may be a verbal contract but it is a valid contract. Now, it is obvious that there was a breach, no? Meron pong paglalabag doon sa verbal contract natin ngayon. Pwede rin 'yan atin. Yes, a breach of contract po na tinatawag is a civil action. Mm-hmm. Okay? Wherein kung sino man po ang injured party, okay, pwede mag-file ng civil complaint, okay? May babayaran na danyos dahil sa nangyaring breach of contract. Okay? Dito kasi madami ako nakikita na pwede nating maging course of action, no? Number one, specific performance na tinatawag, no? Para persahan ng korte na si Sergeant, okay, ay tumupad doon sa naging agreement nila. Mm-hmm. Okay? Pero I understand ayaw niyo na talaga. Ayaw ko na po talaga, so, gusto na po siyang rule out na natin, Shari, yung action for specific performance. Hindi 'yon. Hindi 'yon ang mag-achieve ng ating objective. Tama po ba? Opo. Okay. Ang gusto po ninyo, okay, i-cancel na lang. Umalis na po siya. Umalis sa bahay na sila. Po, okay. Ibang pamilya po. Sasabihin niya nung una, magbabayad ako ng magkano, sabi niya? 1 million po. Which is, yun ang naging reason kaya ibinenta mo yung lupa. In fact, nagtiwala nga siya, Shari, wala ng kasulatan. Di ba? So, may nangyaring panuloko dito. Now, we can file a civil action for rescission na tinatawag. Mm-hmm. Ang civil action for rescission, yung kontrata ninyo, yung verbal contract ninyo, okay, ipapawalang visa natin. Okay? Pero ang catch lang niyan, Shari, is kailangan niyong ibalik lahat, no, ng natanggap ninyo based on that contract, no? So for example, si Sarge ang natanggap niya is yung bahay. Mm-hmm. Kailangan niyang ibalik sa iyo yung bahay. Opo. Okay? Kayo naman, ma'am, kayo po ay nakatanggap ng cash. Stargard po. Stargard, di ba? So, pag action for rescission, kailangan niyo ring ibalik. Kumbaga, pero unahan na kita, alam ko yung sasabihin mo yan eh. Pero attorney, luging-lugi naman ako, nandiran na sila ng ilang taon dun sa pamamahay ko. Yun, i-argue natin in court na siguro judge, kita nyo naman pinakinabangan nila yung ano, yung bahay ko, kahit renta man lang sana, oh, or kahit hindi na renta. Okay? Yung danyos na lang. Opo. Na nakamit ko, no? Yung tinan mo, Shari, no, yung psychological effect, yes, yung emotional stress and trauma na nakamit ni Ma'am Candy Lou, no? So yun po, no, yun yung nakikita ko, well, aside from damages, no, Ma'am Candy Lou, no, kasi sa totoo lang, Shari, no, parang hindi ako kumbinsido na mababayaran yan sa mabilis na panahon. Opo. Magkano? 10 million? Tapos magkano lang ang naibayad? Magkano yung pinakamababa, ma'am? Ginagawang 1,000 po sa GCash po. Grabe! 1,000? Opo. Staggered po yung binabayad niya sa akin. Kung ano lang po yung gusto niya ibayad. So monthly po, minsan 1,000 lang po sa iloob na isang buwan? No, hindi po. Yung 50,000 ginagawa niya pong staggered po. Minsan yung tuition fee po ng anak ko po. Kailangan ko na magbayad. Sabi niya, sandali lang hanggat until sa hindi na po siya nakabayad ng tuition pay po, na late po yung anak ko. Kaya ginawa ko noon lang po ng paraan. Nag-utang na lang po ako sa pamilya ko. Grabe, no, Shari? Sobra. Malala nga to, no? Malala, no? Tapos, sir, ano, ang sabi pa niya sa akin, aalis lang daw siya kapag inano daw po sa court. Kaya hirap na lang kami ng anak ko. Kasi yan na lang po yung kabuhayan namin. Kumbaga dyan kami kumukuha ng anak ko. Panggastos namin lahat-lahat.
Kaya na, na-trauma na ako sa kanya. Tawin nakikita ko po siya. Kasi malapit lang po yung bahay ko po sa kanya. Nasa kanino po yung mga titulo nung ano? Nasa akin po. Nasa inyo pa naman. Hindi nyo pa naman nailipat. Hindi pa po. Okay, good. No? So, wag na wag nyong ibibigay kay Sards. No? Opo, pinipilit niya po yan na no, i-transfer na daw po sa kanya sa pangalan niya. Sabi ko, bakit ko itatransfer? Sabi ko sa kanya. Wag nang i-transfer. Kasi pag i-transfer mo yan, ang hirap na magpa-nullify ulit or magpa-cancel ng titulo. That's separate ulit yon na civil complaint, Shari. Okay? So, ang hirap nun and ang tagal. Nagpapaano okay. Pa eh, hindi pa nga po bayad. Yun nga po, minamadali po nila ako. Nagtataka ko bakit ko ibibigay. Hindi na nga siya nagbayad po ng down payment ng 1 million. Ginawa niyang Stargard. Kaya hirap na hirap kami, buong pamilya po namin, pati ng anak ko po. Okay, ito po siguro, madam, matanong din natin kay Atty. Atty., pag mga ganitong system po ba, paano po ba dapat ang... yung process? Process, or ano po ba dapat ang mga nakalagay sa contract? Paano po ba dapat, Well, Atty.? Number one, Shari, no? Pag tayo po ay may magbebentahan no ng lupa or lupa at bahay, it is advised na dapat yan ay in writing. Mm-hmm. Okay, it should be reduced in writing kasi parang yung nangyayari kanina, Shari, sinasabi ni Sir na mayroon siyang 5 taon para bayaran, yung dine-deny naman ni Ma'am, di po ba, no? Number one, if it is reduced in writing, at least alam natin kung ano talaga yung napag-agreean, nakasulat lahat yan. Kung wala diyan, malamang sa malamang hindi yan napag-usapan. Okay? Pero regardless, Shari, I want to clarify lang po na kahit verbal yung naging usapan dito, since meron naman ng nangyaring unang bayaran, kumbaga meron ng performance, partial performance, it is valid contract. Okay? Oh, it is an enforceable contract. No? Number two, no? Usually pag meron po tayong in-execute po na deed of absolute sale, especially ang laking amount naman na to, Shari, 10 million, ina-advise ko po na mag-consult na rin po tayo ng abogado. Mm-hmm. Na tumulong sa pagda-draft ng kontrata. Kasi yung abogado na yun, siya yung nakakaalam, no? Paano maproprotektahan ang karapatan mo, whether ikaw yung nagbebenta or ikaw yung bumibili, in case na ayaw, no? Ayaw tumupad sa usapan ng kabila. Okay? O kaya, pag wala nang pakialam yung kabila, no? At least, pag na-ready yan ng abogado, okay, meron mga consequences, may mga penalties pa doon. Mm-hmm. Okay? Isa po yan. Now, in so far as the filing of complaint, of course, kailangan po natin yan ipa-file sa civil courts. Okay? Para, yun nga, yung sinabi ko po sa inyo kanina, na parang rescission na tinatawag, parang ika-cancel na po natin yung kontrata. Ikaw ba, kung hindi ka nagtiwala dun sa representations ni Sarge, ikaw ba ay papayag talaga na ibebenta yung 10 million na property mo? Hindi mo na rin ni-reduce into writing? Di ba hindi? Hindi mo naman gagawin yon. Okay, walang matinong tao na gagawa noon, kundi talaga dahil sa pagkakatiwala at dahil nga sinabi mo kanina, it's sa mga representations na ginawa po niya. No? So, it's the civil court, Shari, no? Na recourse po natin dito. Mm-hmm. So, paano ang magiging process na ito, Atty. Kung nais po niya magsampa ng kaso na po, laban po dito kaya Police Staff Master Sergeant Edgardo Taguiam? Opo, no? Pag sa civil complaint naman, no, of course, ipa-file po natin yung reklamo po natin. Okay? Kasama na po yung mga testimonya ng ating mga witnesses at of course, yung mga ebidensya po natin. Okay? Mabibigyan naman po yung kabilang panig, mabibigyan sila ng korte ng 30 araw, okay, na sumagot. Ano naman yung version nila? Kumbaga, ano yung depensa nila? Bakit dapat hindi mag-grant, okay, ang inyong complaint? Okay? After po yun, Shari, iseset po ng korte yung kaso in pre-trial na tinatawag. Yan. Basically, tatanungin lang ng korte, no? Kung yung mga ibang allegation kayo, inaamin mo na ba yan para di na kailangan patunayan? Mapapabilis tayo pag ganun. Okay? Kung hindi, doon na po magsisimula yung trial, no? Papresent po natin yung ating mga ebidensya. Okay? Magpapresent din naman po yung kabila ng kanilang ebidensya bago po magde-desisyon ng ating korte. Okay? So yun po, no, yun po ang proseso niyan. Mm-hmm. Shari. Oo. Okay. Yun din yung sinasabi kanina actually ni Sarge na dali na lang sa civil court kasi sabi naman niya kanina may abogado na siya eh. He was advised. Okay? He was advised.
Okay. Sige po, ma'am. Gayon na lang din po ang gagawin natin. Pero I think nasa PSPG siya. Under siya ng PSPG sa Camp Krami. Maaari din natin siguro tawagan at yun yung PSPG patungkol po dito para ma-heads up natin. Yung, yes, yes. For administrative case. Kasi nakakalungkot naman, no? Na yung mga dapat nag-e-enforce, kumbaga, ng ating mga batas, mm-hmm. ay siya rin hindi, wala man lang naging honor dun sa pagrespeto na lang sana ng kontrata natin. Mm-hmm. Okay? At nakikita naman natin siya, kasama natin ngayon sa studio. Ako, personally, nararamdaman ko yung stress ni, yung parang trauma na nga eh. Mm-hmm. Bordering trauma, yung nararamdaman po ni Madam. Sige po. Ma'am, gayon na lang po at kakausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am, ha? Okay. Tulungan po namin kayo makapag-hain po ng kaso. Thank laban po sa dito. Sige po. Salamat po, ma'am, at magandang hapon po. Thank you. Sige po.